So for today's video guys, samahan nyo ako for a routine oil change ng kotse ko dito sa US. Of course, didiscuss natin kung magkano, ano yung proseso, and ano yung mga bagay-bagay na kailangan mong gawin every few months for your car. Of course, your car is almost like your body for the entire time na dito sa United States kasi transportation is a necessity, especially sa mga places na wala talagang public transportation. So kahit papano, kailangan may konting knowledge ka about sa car, or kung wala man, kagaya ko, at least may konting knowledge ka kung ano yung gagawin or saan mo papagawa. So kagaya ko po, wala po talaga akong kaalam-alam sa mga kotse kasi hindi po ako laki na may kotse. Laki lang ako sa public transportation, tricycle, trike, jeep, and motorcycle. So wala akong alam. So this is for you guys na medyo bago pa sa mga car things. Especially iba dito kasi dito sa United States kasi medyo may counting responsibility tayo dito. Okay, so let's start. No, I'm just gonna wait. Sure. So normally guys, para magkaroon ng appointment, you just have to call them. So before we go to discussion po, service center tour muna after tayo. Check in. Check natin ang mga bagay-bagay. So normally po sa mga service center, after may drop off, usually papapunta ka na doon sa waiting area nila. Tapos, of course, sa waiting area, makita mo yung mga displays nila. Kanto. 65. And ito nga, mahal. How I wish. Pero ang ganda, no? Tapos, and makita mo, dito, dito yung waiting area nila. May mga cookies yung binibigay minsan. May pantry yan. May coffee. May tubig. May freebies. Mga ganon. Most of the places ganito, ah. Tapos, dito naman sa left, mga waiting area. Kung gusto mo mga private na pang laptop, magaya ko, dito tayo mag-vlog mamaya. Tapos, andito naman yung sa play area kung may mga kasama kong bata. Parating hindi ma-board. Yung nasa harap naman po is of course yung workstation nila. At least may makita kang view kung ano nangyayari sa kotse mo. And as you see naman, malinis, di ba? So, tapos sa right side naman is yung cashier nila. Tapos, andyan na rin po yung barang waiting area nila kung saan may TV. So, if gusto mo kumain ng mga cookies, gusto mong magkape-kape, you have something to do po while for waiting for your car to be finished. Yup, sponsored. Asa. So, dito na naman tayo and one of the things na ginagawa namin dito is mag-change on ng car. Depende sa car and model, usually like every 3 months to 6 months yan. For my car po, before, nung regular kind of oil, every 3 months yan. Tapos, ngayon, pero may synthetic version na sila and pwede na daw sa car ko. So, it's every 5 to 6 months. Nung sa 3 months, 3,000 miles, whichever comes first po. Meaning, kung nagbiyahe ka, tapos within 2 months, umabot ka ng 3,000 miles, kailangan mo na palitan yung oil mo. Okay, so ganun yun. Tapos kung hindi naman, so after 3 months, tsaka mo siyang papalitan. Okay, example, 2,000 miles ka lang during the third month mo, so you still have to come and have it change. So ganun gusto nila. But sabi nga nila, it depends on you. But for me, I would prefer to go. So maganong policy nila. Okay, so buti lang ngayon is every 6 months na. So it is cheaper for me kaya. So and less hassle na kailangan magpa-schedule every time magpunta to. How much does it cost? Depende. There are different places po kung saan mo pwede paggawa to. Pwede yung sa mga mismong like branded or yung specific na car services nila. Ganito, Nissan yung car ko. So, pwede kang pumunta sa mga Nissan services. So, ganun. For me, I think mas mura. In my case, mas mura kung pupunta ko dito sa kanila versus if pupunta ako dun sa mga ibang independent parties like yung sa Manikey. Hindi ko pronounce. LK, tapos Pep Boys, mga ganun, and iba. So for mga ginawa ko yun before, medyo halos same lang or mas mahal pa ng konti versus if dito. Especially if meron kang mga discount, especially if nag-buy ka ng car dito sa kanila, you have like a little bit discounts for the for a few years. Ganun yung sa akin before, yeah. And honestly, mas prefer ko dito kasi every time na nagpapalit ako ng oil dito sa kanila, I feel like may
maganda yung kotse or yung Swabe. Tapos mas chine-check nila. For me lang, ha? Kasi based yung pina-change oil ko, pinaka-maintenance ko sa iba, ang nangyari is, after ko lumabas sa kanila, hindi ko maramdaman na may changes sa kotse ko or hindi ganun kaswabe. So, that's how I feel about sa kotse ko, ha? So, I don't think it's for all. It really depends. So, nag-try lang ako siguro mga 4 or 5 times outside of Nissan, and overall, mas mahal, and yeah, like I said, I don't want the service. So, tita na lang. And sabi nga ng pinsan ko before, make sure na kung magpapa-change oil ka or magano'n, mas maganda sa kanilang service talaga, service center nila. Meron silang car na for I think more than 15 years na. So, yun yung ginagawa nila. So, yeah, it's a good investment daw sabi niya. So far naman, for me, for 5 years, alos consistent ako sa kanila dito. So far, masaya naman ako. At ano pa ba yung ibang services na meron dito? So, like I said, every 3 to 6 months ako dito, pwede ka magpagawa ng tire rotation. Ibig sabihin yung tire sa likod, i-rotate mo dun sa harap. Okay? So, ganun yun. I think it's like $10 to $15 per tire. So, i-add mo yun, 60. Parang ganun, 60, so dagdag yun. Yung change oil, I think it's $80 para sa akin or $100 kasi synthetic kind of oil na ginagamit nila, yung mag-last longer. Before, I think mga 80 yata binabayad. Someone mentioned to me before na gusto nila mag-change oil ng sarili nila. I think, yes, you can. But if meron kang car na may warranty, I think you have to go to yung mga ganitong klase. Tapos may isa-certify yan. Kailangan yung mga paperworks. So, sa mga records na tinitingnan nila yan. For me, actually, bayad ko na yung kotse ko since lagpas last year pa. Natapos ko na yung bayaran. But I still prefer doing it with them. Kasi nga, wala ko alam sa car. Kung meron man, dahil sa YouTube lang yan. Okay. So, hindi ako lumaki na may kotse. Motor lang ako meron. Kahit motor nga, hindi ako nag-ayos nun. Si kuya nag-ayos nun. So, pagdating sa kotse, wala ako masyadong alam dyan. I think I can only do siguro magpalit ng gulong. Tapos yung mga check yung mga oil, yung mga tawag doon, yung coolant, yung tubig, mga ganun. So, basically yun lang. Superficial lang talaga. Okay, so, yeah. Then, other services na pinapagawa ko dito is yung cabin filter or yung engine filter. Pinapapalit mo yan. So, every 6 months to 1 year ata yung sinasabi nilang kailangan ko ipapalit yan. Syempre, gusto mo yung medyo mas ma-filter. Lalo na ngayon season na matas yung mga areas na matas yung pollen. Mga ganun. So, gusto mo palitan yan every few months. Okay? Especially yung wife ko na medyo sensitive sa mga ganitong bagay. Okay? So, I want it to be clean. Tapos, mayroon pa yung mga iba eh. I think last 6 months ago, medyo malaki yung ginastos ko. I think umabot ako ng almost 2,000 para ipa-maintenance. Kasi umabot na ako ng 5 years. Okay? So after 5 years, nire-recommend nila i-flush out mo yung mga bagay-bagay, ilinisan, i-align, and all those things. So, yeah. Para sa akin, yeah. My car is part of my daily life talaga. So, kailangan safety or gusto ko talaga yung safety at its maximum. Okay? Kaya, in-invest ko dyan kasi it protects me and asawa ko. Diba? So, I think money can't buy that. Okay? So, I really do invest para dun sa kanila. Marami pa yung silang services na meron sila dito. If gusto mong i-avail, you can always ask them for a quotation kung magkano and gano'ng katagal it will take for them to do those things. Okay? So, really depends. And later on, may papakita yan sa inyong papel. Yung record na kung ano yung ginawa and ano yung inspection na ginawa nila. Part na ng ating package nila is in-inspect nila mga bagay-bagay and sabihin sa'yo. So, minsan yung mga tire quality sasabihin sa'yo 8 out of 10 or 7 out of 10, 6 out of 10, mga ganun. Means yung pagganipis ng tire mo. Dinigage nila yan eh. But FYI, based on experience, minsan hindi yan 100%. Kasi one time, skinner kami agad ng 6 out of 10. Eh, kakabili ko lang ng kotse ko. Kaya sabi ko, imposible to. Tapos after few months namin pagpaliktod, skinner nila ng 8. So parang gumaling yung gulo. So parang imposible, di ba? So, hindi ibig sabihin na hindi na kayo tapos mga nakalagay dyan sa paperwork nila tapos nire-recommend nila huwag nyo masyadong i-100% paniwalaan sila. Okay? You have to
have some knowledge din kahit paano and research ng konti. Okay, para hindi magoyo kasi goyo is life sa mga ganitong business. Okay, so definitely, pagbili pala ng car, we will really try to squeeze everything kung saan ibenta nila as the retail price na nakalagay doon or yung sticker price nila. Okay, they will try to stick to that. Okay, and they will try to add on things. So, if hindi ka marunong, of course, mas prone kang dayain. So, you have to do a little research. Okay. For now, waiting lang ako. Tatawagin nila ako kung tapos na. And papakita nila sa yung paperwork mamaya-maya. And pakita ko sa inyo kung magkano inabot lahat-lahat for my maintenance for today. Okay, so, share that later. So, konting update lang. Pumunta si ate dito and sinabi niya sa akin is medyo may problema sa battery ko. Failed daw yung pag-test nila. So, dapat 400 yung numbers, nasa 300 lang. So, they have to change the battery. And yung price sinabi niya is $228. Ay, ganun talaga life. Tapos, sinabi rin ni ate, meron part sa harap ng gulong ko is parang may konting kalawang na. Ang sabi niya, kailangan ko daw yun parang itanggalin yung pagkakalawang ng konti doon. Pero sabi niya, hindi pa daw kailangan. Literally, ngayon, pwede naman daw next time pagbalik ko. Ang problema kasi doon is, yung brake pads, mas kokos siya ng faster pagnipis ng brake pads. So, thankfully naman yung brake pads ko, okay pa naman daw, 6 out of 10. So, pwede pa, sabi niya. Pero next time, or maybe a year from now daw, baka kailangan ko talaga ipatabas yun. And it will cost around $220 para tanggalin lang yung kalawang na yun. Resurface at yung term yung sinabi ni ate kanina. So ay, ganun talaga. Pero good thing di ba daw kailangan ngayon. So I'll wait on it pa. Tapos yung sa engine filter daw, sabi niya okay ba daw, kakapalit lang daw nun. So hinayaan niya muna yung cabin filter na lang yung pinapalit niya. Okay, so yun ang sabi niya. So at least they're checking properly and tinitingnan nila. For me kasi hindi ko na-feel dito na ginagoyo ako eh. So kahit pa paano, I feel like safe dito. So I don't know, comment down below if tama ba yung feeling ko or baka ginagoyo na ako. FYI, alam nyo kung bakit ko ginagawa ito ngayon. Isa to sa mga preparation ko if magbabakasyon ako. So, pinapachange ko yan, sinecheck up ko lahat before pa ako umalis para at least medyo mas suabe yung bakasyon, walang problema. So, yun talaga aim ko. I'm going to Florida po in 2 days. Magbabakasyon kami. So, magbibitch kami, Disney, and first time namin magbibiyahe na dala namin itong bagong aso namin. So, I'll definitely post about it, okay? So, kita-kits doon. Hello, Wako. I'll get some sleep, okay? Hello, have a good day. You too. Okay, guys. Dumating tayo doon alas 8, nakalabas tayo ng alas 11. Ang tagal. Utragis. Antok na ako. Kaya pasensya na, red eyes na ako sa ibang videos ko. Okay, so yung total gastos natin guys is $602.29. Yes, yun po yung price niya. Kasi may mga pinagawa nga tayo, like I said. And ito yung breakdown niya. Yung replace ng engine oil and filter po was $53.49, so $60. Tapos yung pag-rotate ng tires, ang cost niya is $24 or $25, ah, $24.95, so $25. Tapos yung multi-point inspection, zero, wala lang charge. Tapos ano to, replace in-cabin microfilter, which is $95.97 lahat. So $54.95 yung cabin air replace. Tapos yung number 5 naman, replace battery. Yung battery ay, ito yung mahal guys. Ang sa battery is $289.99. So parang $290 siya. Of course, kailangan ng labor yan. So I think it's $82 para palitan. Tapos, so, tapos may discount tayo from last time. May mga points ako na nakuha. So, minus $27. So, total is $580.52 ang sana.
Pero may additional charge na pag credit card, $3 and something percent. So that brings us to the $60 po. Anyway, so overall, ito yung gastos, guys. So paminsan-minsan lang naman to, every 6 months to sa akin. And it's been 5 years, so may mga kailangan talaga na i-maintenance sa car ko. Unlike before na halos $60 to $80 lang ako fix yan before. But now may mga add-ons na kailangan fix paminsan-minsan. So ito. Tapos ito yung complimentary multi-point inspection, yung binibigay sa checklist. So nakalagay yung sa interior, sa horn, okay pa, headlights, okay. Left wiper blade, ang sabi is red na. left. So akin, kung niya wala, kakapalit ko lang dyan. Tapos in-cabinet microfilter, okay pa daw. Rich hat, okay pa. Underhood, okay. Ba't walang nakalagay sa coolant, walang chinek. Tapos, ano tong gray? Power steering fluid. Gray means not inspected. Tapos yung brake fluid, okay pa. Yung green, yung windshield wiper, okay pa. Yung automatic transmission fluid, hindi no check, pero chinek na yung last time. Tapos cooling system hose, green, heater, AC hose, green, radiator core and cap, green, engine air filter, green. Tapos drive belts, hindi rin na chinek. Okay, so rear, under the vehicles, ito halos lahat green naman tayo. So, good. Kala ko talaga may mga red dito. Tapos, sa brake condition naman, yung brake condition ko naka-red. So, requires immediate action. Sabi nila hindi daw eh. Yun yung pinapapalit sa akin. Pero sabi niya, pwede pa daw. Tapos, yung brake pads ko ay 6mm. Mata. So, sabi niya okay pa daw. Pero one check. Tapos yung tires ko, halos 10 out of 32. So, meaning brand new pa, okay pa daw. So, battery capacity test, ito ngayon ang fail. Comments niya is kailangan replace. So, yes. May pinakita sa akin kanina, sabi niya 300 lang, na dapat 400. Tapos yung pinilitan nila is wala yung sinisan talaga. So, market value type. So, at least pareho lang 2 years ang ang kanyang worth. So, yun. So, yun lang guys. So, hopefully may natutunan kayo sa video na to. And pasensya na kung mukha akong haggard-haggard. And hindi ko masyadong mabigkas lahat yung mga gusto kong sabihin kanina kasi syempre nasa public area tayo. So, yun lang. See you next time. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe pati sa ibang channels ko. Patulong lang. Bye-bye.